Hi kids! Ako nga pala si Teacher Jansen at alam kong excited na kayo sa ating praise and worship. Kaya ano pa hinihintay nyo? Tara! I know you, God, you see me through. It's a good thing that, hey, yeah, you only a prayer away, yeah. I just call your name, yeah. You will be right there for me. Oh, oh, there's one thing I know, oh, you are in control, oh, I can count on you, always. Nothing goes right. It feels like everything is wrong. But I will hold on to your promise. 'Cause I know you, God, you see me through. It's a good thing that, hey, yeah, you only a prayer. Teacher Grace, salamat sa pagsabay ninyo sa ating praise and worship. At salamat din kay Teacher Jansen sa panghuna sa amin. Today, we will learn a new lesson. But do you remember our lesson last week? Kung nandito ka last week, our lesson was praising God. Today, we will learn about praying. Oo nga pala kids, bago tayo magpatuloy, nais ko sanang makausap ang inyong mga magulang o guardian kung nais nilang magkaroon ng Zoom class tuwing Sabado. Ito ay para makapagkita-kita, makapag-usap, at makapagkwentuhan naman kayong mga bata sa ibang mga bata at sa aming mga teachers. Kaya kung ikaw po ay isang magulang o guardian na mga batang nanonood sa atin ngayon, iniimbitahan po namin kayong bisitahin ang aming Facebook page sa Church of God Das Marinas Children's Ministry at sagutan ang aming munting survey. Ngayon pa lang po, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa pagsagot ninyo sa aming survey. Kid, simulan na natin ang ating kwento at sisimulan natin ito sa prayer. So let's do the prayer formation. First, close your hands. Second, bow down your head. And third, close your eyes. Lord, thank you for the wonderful day that you have given us. Please forgive us for all our sins. And God, please give us an open hearts and minds so that we will learn from your word today. We love you and we thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, kids. At kids, di ko napapatagalin. Nandito na si Teacher Zai para magbigay sa atin ng kwento about prayer. So kids, makikinig tayong mabuti, okay ba? Thank you! Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Zai. Handa na ba kayong makinig ng panibagong story natin for today? Kung handa na, yayain ang mga kaibigan, kasama na rin si Mommy at si Daddy. Pero bago ang lahat, may tanong muna ako sa inyo. Meron ba kayong paboritong laruan? Kung meron,
kunin nyo nga at ipakita dyan sa mga kasama nyo sa bahay. Ako, syempre meron. Eto nga pala, si Tolin. Sabihin nyo nga, hello Tolin! Amazing talaga kapag may toy tayo, no? Pwede nating imaginin na buhay sila. Pwede natin kausapin araw-araw. Pwede nating yakap-yakapin at pwede rin nating itabi sa pagtulog. Pero no matter how long we talk to our toy, it can never respond. Pwede nating sabihin na, pengi namang pagkain. Pero hindi naman talaga niya kayang magbigay ng pagkain. O kaya, pwede nating sabihin na, pengi namang candy. Pero hindi talaga niya kayang magbigay ng candy. Our toys cannot respond because it is not alive. Buti na lang, our God is alive. He responds to our prayers. He hears and He answers. Lalo na kapag nagpe-pray tayo. Praying is being acquainted with God. When we pray, mas lalo nating napapalalim ang relationship natin kay Lord. Perhaps the most important purpose of praying is the same as our purpose when we talk to our friends, to get to know each other better. Since we, who are Christians, will spend eternity with God, we must know Him better now. Pwede tayo mag-pray any time of the day. At alam niyo ba that when we pray, the goodness of God will flow through your life, to the lives of your family, and to the lives of the people you love. One proof of that is the story that we will have for today na makikita sa Genesis chapter 18 verses 16 to 33. Abraham bargains with God. Noong panahon ni Abraham, grabe na ang kasakiman at kasamaan ng mga tao, specifically sa city of Sodom at Gomorrah. Paalala ko lang sa inyo sa city of Sodom nakatira ang pamangkin ni Abraham na si Lot kasama ang kanyang pamilya. Katakot-takot na ang sumbong na natatanggap ng Panginoon laban sa city of Sodom at Gomorrah. Kaya naman, nagpa siya si Lord na turuan sila ng leksyon. Nang marinig ni Abraham ito, kinabahan siya para sa kanyang pamangkin na si Lot at sa kanyang pamilya. Kaya naman, siya ay dumalog kay Lord at nag-pray. Panginoon, lilipulin niyo po ba ang lahat ng tao kasama ng mga mabuti at masasama? Sakaling may 50 taong mabubuti sa lungsod na yon, wawasakin niyo pa rin po ba? Hindi niyo po ba patatawarin alang-alang sa 50 tao na yon? Sumagot ang Panginoon, hindi! Hindi ko wawasakin ang lungsod alang-alang sa 50 tao na iyon. Humirit pa si Abraham. Panginoon, patawarin niyo po ako sa aking kapangahasan. Alam kong wala akong karapatan para sabihin ito sa inyo. Pero sakaling 45 tao lang ang mabuting tao na makita sa lungsod na iyon, patatawarin niyo po ba? Wawasakin niyo pa rin po ba ang lungsod? Sumagot ang Panginoon, hindi. Hindi ko wawasakin ang lungsod alang-alang sa 45 taong mabubuti sa lungsod na yon. At humirit pa ulit si Abraham, Panginoon, paano na lamang kung 40 tao lamang na mabubuti ang makita sa lungsod na yon? Wawasakin niyo pa rin po ba? Sumagot muli ang Panginoon, hindi. Hindi ko wawasakin alang-alang sa 40 tao na mabubuti sa lungsod na iyon. Humirit pa ulit sa Abraham, Panginoon, paano kung 30 tao lamang ang makitang mabuti sa lungsod na iyon? Wawasakin niyo pa rin po ba? Sumagot muli ang Panginoon, hindi. Hindi ko wawasakin ang lungsod alang-alang sa 30 taong mabubuti na iyon. Humirit pa ng isa pa si Abraham. Panginoon, paano kung 20 tao lamang ang mabubuti sa lugar na iyon?
wawasakin niyo pa rin po ba? Hindi niyo po ba patatawarin? Naniniwala po ako na mabuti ang hukom ng daigdig. Sumagot ang Panginoon, hindi. Hindi ko wawasakin ng lungsod alang-alang sa 20 tao na iyon. At sa pangwakas, sumagot ulit si Abraham, Panginoon, huli na po ito. Paano kung 10 tao lamang ang makitang mabuti sa lungsod na iyon? Wawasakin niyo pa rin po ba? Hindi niyo po ba patatawarin? Sumagot ang Panginoon, hindi. Hindi ko wawasakin ng lungsod alang-alang sa 10 tao na iyon. Grabe yung story natin for today, no? Grabe yung conversation ni Abraham at ni Lord. Sabi sa inyo eh, the Lord hears and answers our prayers. Dapat lang matuto tayong lumapit sa Kanya at idulog ang ating mga prayer requests katulad ni Abraham. We can talk to God about anything and know that He hears us. God is never busy to listen to our prayers. Ang telephone ni Lord ay hindi nasisira at hindi nagiging busy. We do not need to wait to pray. In fact, the Lord hears our prayers and He knows it before we even say them. May pinagpe-pray ka din ba ngayon? For sure, meron. Kapag nag-start kang mag-pray, take note of these three things. Number one, praying is requesting, asking God the things that are best for us. Number two, praying is praising, praising God for who He is and what He has done for us. And lastly, praying is thanksgiving, thanking God for everything that He has given us. Higit sa lahat, when we pray, tandaan natin ang ating Bible verse for today. Sabi sa Matthew 21:22, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Thank you, kids. Here is Teacher Grace for our closing part. Salamat, Teacher Zay, sa pagkikwento sa amin. Kayo kids, ano ang favorite part ninyo sa kwento natin ngayon? Ako, ang favorite part ko ay yung nakinig si God sa prayer ng tao. Nakinig si God sa prayer ni Abraham. Tumpak sa ating memory verse na, you believe, you will receive whatever you ask in prayer. Matthew 21 verse 22. Kaya kids, tandaan, first, praying is requesting. Second, praying is praising. And third, praying is thanksgiving. Dahil sa natutunan natin ngayon, i-apply agad natin ang lesson natin. Let us pray. Let's do the prayer formation. Lord, thank you for telling us about prayer. Help us to be prayerful at all times. Today, God, we believe in you, and we are sorry for all our sins. Please forgive us. Lord, we accept you as our Lord and Savior. We love you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, kids. Kung na-enjoy nyo ang lesson natin today, i-share nyo yan sa inyong mga kapatid, sa kalaro, sa kapitbahay, para malaman din nila the importance of prayer. At oo nga pala, i-invite nyo na din sila next Saturday para sabay-sabay tayong matututo mula sa kwento sa Biblia ng mga ordinaryong tao na may extraordinaryong kwento. Dito lang sa COG Kids TV! Bye-bye!